Yung 85% na binayad mo sa loob ng 7 years ay ibabalik ni Kaiser sa'yo pagdating ng maturity period. Ano nga ba po yung mga benefits sa KAISER International Health Group? Yan po yung ipapaliwanag po ngayon at gagamitin natin ang layman's terms para kahit papano madali po siyang maintindihan. Ang KAISER contract ay meron pong paying period, waiting period, at maturity period. Yung pong paying period, siya yung pong 7 years na kung saan nagbabayad po tayo. Yung pong waiting period naman po ay yung naghihintay ka bago po siya mag-mature, so 13 years. And then ang maturity period by 20 years. So that's the 13 years and 7 years from the waiting period and paying period. So ano po yung benefits during paying period na 1 to 7 years? Una po, tinatawag nating healthcare benefits kapag 1 year ka na nakabayad. Pag 1 year ka na nakabayad, pwede mo na siyang magamit sa tinatawag nating hospital or hospitalization. So, ang pinaka-minimum ay 50,000 yearly ang pwede mo magamit. Ito pa depende sa plan na kinuha nyo. Kapag malaking plan, of course, malaki din po yung healthcare benefits. Ang kagandahan nito, kapag sa loob ng 7 years na nagbabayad ka at hindi mo ito ginamit kahit isang beses, ang healthcare benefits, ang mangyayari nito, yung 85% na binayad nyo sa loob ng 7 years ay ibabalik ni Kaiser sa'yo pagdating ng maturity date. So, ang ibig sabihin, if example, sa loob ng 7 years, ang binayad mo ay 411,000, i-multiplied mo siya sa 85%, so ang kalalabasan niyan ay 350,000. Yan po yung ibabalik sa'yo ni Kaiser. So, parang wala ka na pong binayaran doon. 15% na lang, may lifetime healthcare ka pa. Pangalawa naman po na maaari mong ma-avail ay ang annual physical examination kasama po yung dental benefits. So, every year during paying period sa pinakamalapit na hospital at accredited na clinic ng Kaiser at dental clinic, pwede kayo magpa-schedule at ma-avail ang mga benepisyo na to. Ang pang-apat na benefits ay term life at accidental death benefits. So, ibig sabihin, may pang-healthcare ka na, may life insurance ka pa. So, ang term life at accidental death benefits, ang coverage nito ay nakadepende pa rin po sa plan na kinuha nyo. Halimbawa po, ang pinakamababa ay yung K45 na merong 202,500 for term life insurance, ganun din po sa accidental death benefits. Sa plan po na yan na K45, ang binabayaran po ay 2,647 pesos monthly. So, ang benefits po, nakadepende pa rin po kung ano yung plan na kinuha natin. Like for example po, yung K100 plan, ang binabayaran po doon ay 5,882 pesos monthly na merong 450,000 term life insurance at 450,000 accidental death benefits. So, ang kinamatay ng plan holder ay natural death during the paying period habang nagbabayad pa lang po siya. Ang K45 po ang ma-avail po niya ay 202,500. Kahit 1 year pa lang po siya nagbabayad, ma-avail niya na po ito or ng beneficiary ang amount na yan kung natural death ang kinamatay ng plan holder. Kung accidental death naman po, kahit 1 year pa lang or months or days pa lang, basta na-approve yung policy niya, makakatanggap po siya ng term life insurance, which is 202,500, at accidental benefits, which is 202,500, na ang total ay 405,000. Ganyan po yung nangyari doon sa isang member na 3 linggo pa lang siyang nagbabayad sa Kaiser, tapos may nangyari po sa kanyang masama. So, ang beneficiary na nakatanggap po ng ganyan po amount. Ano naman po yung benefits na makuha natin after paying period? So, that's from 8 to 20 years.
So, tinatawag po natin na tulad ng diniscuss natin before, which is term life at accidental benefits. So, yung term life and accidental benefits ay nagsisimula po yan from the time na na-approve yung policy nyo at nakapagbayad po kayo, covered na po kayo noon. So, hindi po ba malaking peace of mind at napakalaking security ang may iwan natin sa family natin if in case may mangyari po sa atin. So, in addition, yung tinatawag natin na dreaded illness ay covered na din po kahit terminal na yung sakit or malalang sakit ay covered na po pagtapos na pong bayaran yung KAISER ninyo. So, pangatlo, yung tinatawag natin na pre-existing. So, normally sa mga insurance, kapag nag-apply ka na may sakit ka, hindi ka na po ma-approve. Pero iba po sa KAISER. Once na bayaran nyo na po yung KAISER nyo, yung 7 years, yung pre-existing nyo po ay covered na. So, meaning to say po, kahit anong sakit, makukover na po ng KAISER after 7 years. So, intay-intay lang po within that 7 years. Eh, magagamit nyo na po yan sa mga pre-existing illness ninyo. Next po, meron po tayong maternity benefits. Tulad din po ng previous benefit natin na term and life insurance. Ma-avail nyo po to after paying the KAISER after 7 years. So, let's say on the 8th year na buntis po kayo. So, lahat pong related sa pagbubuntis, makukover po ng KAISER. So, ang karagdagan pa po dito, ang pinakamaganda, hindi lang po health care insurance, hindi lang po yung term life at dental benefits ang meron ng KAISER. Ang kagandahan po nito, yung binibayad nyo po ay tumutubo. So, in terms of investment, kaya po siya tinatawag na 3-in-1 product. So, paano po ba yan? Halimbawa po, basta KAISER plan na kinuha nyo, may fixed na 10% increase to every year hanggang maturity, which is 20 years. So, ibig sabihin, ang kinuha mo ay 45 every year or per ano, may nadadagdag ka na yearly healthcare benefits sa plan mo. So, for example, sa K45, meron kang 4,500 nag-i-increase every year. Nag-i-interest siya, nag-i-interest. Yung cumulative interest bang tinatawag. So, habang tumatagal ng tumatagal, tumutubo rin yung binabayad nyo sa KAISER. So, kaya pagdating ng maturity period, pag pinagsama mo yung total benefits during paying period at yung waiting period na 13 years, so, ang maturity period ay yung amount na yan for K45. So, that's 524,766. Pero kung plan naman ay K100, umaabot po siya na 1.1 million pesos. Hindi po ba pagdating ng maturity period, meron ka ng pang-retirement, meron ka ng investment, meron ka ng savings. So, pag-retire mo, meron ka ng healthcare, meron ka ng investment, at meron ka ng term insurance din. So, pag nag-mature yan, ano naman pong gagawin natin? So, meron po tayong settlement options. So, meron pong pwede pong withdraw the entire maturity value. So, pwede nyo kunin yan lahat. Pero kapag winid nyo po yan lahat, wala na po kayong benefits. Like, for example, sa healthcare or life insurance. Or, meron din naman po tayong option na tinatawag nating withdraw only a portion of the maturity value. So, you can get half of it or konti lang para tuloy-tuloy pa rin po yung benefits sa KAISER. Or, you can retain the maturity value with KAISER. Ang kagandahan po nito kapag hindi mo kinuha, of course, nadadagdagan po yung amount ng investment ninyo. Tulad po na sinabi ko dati na nag-earn po yung pera na binabayad nyo 10% every year at nag-accumulate po yan. Kagandahan po sa KAISER, meron po tayong access ng 5 hospitals, 800 clinics, and 10,000 doctors nationwide. Hindi lang po yan. KAISER, meron po tayong sariling medical center.
Ito yung pinakamaganda sa Kaiser kasi nagpapatayo sila ng medical center sa SM, sa mga malls. At habang tumatagal yung medical complex nila, tumadami na dumadami. So, hindi na mahirapan yung mga plan holder natin na magpagamot. At meron din silang mga affiliated na mga hospitals kapag wala dun sa probinsya ninyo na Kaiser Medical Center. At ang kagandahan dito sa Kaiser, meron kayong online account. Makita niyo yung mga binayad nyo, mga resibo, yung mga contract. So, lahat po ay paperless. Sa online po na yun, makikita nyo din po yung mga policies. So, no need na pong pumunta kayo sa office para magbayad ng Kaiser. There are a lot of options po online through money remittance. Meron din tayong bank to bank. So, napaka-convenient po sa mga plan holder. At kapag natapos nyo na po yung bayarin sa yung Kaiser nyo within 7 years, makakatanggap po kayo ng certificate of full payment. Plus, magkakaroon po kayo ng HMO card na kung saan pwede nyo magamit if in case na kailanganin nyo po na magpagamot. So, ang kagandahan ng Kaiser, transferable upon death. Ibig sabihin, may pera kayo pamamana sa pamilya mo, may iwan. Usually, karamihan sa nangyayari, traditionally, ang mga magulang, kapag namatay at nagkakasakit pa, ang pera o ang gastos na dodoble. So, iiwanan sa pamilya. Pero kung may Kaiser ka, magagamit mo yung Kaiser sa pagpagpagamot. Plus, meron ka pang term insurance na pwedeng gamitin sa mga kailangan mo. Kapag ikay nawala, at least yung mga pamilya mo, hindi mag-iisip o mamroblema kung paano babayaran yung mga gastusin. So, magkano naman po ang Kaiser? So, depende po yan sa edad natin. Kung 10 to 40 years old, yan po yung mga plan or monthly payment na pwede po sa'yo. Pero kapag 41 to 50 years old, medyo mataas na po yan. Yan po yung mga plan or monthly plans na para sa inyo. Pero pag 51 to 60 years old, talagang medyo expensive na po. So, it will range from 4,000 to 8,000 and up. Ano naman po yung mode of payment? Meron po tayong tinatawag na spot cash. So, babayaran mo na po yung entire amount ng plan na kukunin nyo. Meron din tayong yearly. Kapag yearly naman, meron kayong 2 months discount. Meron din tayong semi-annual at saka quarterly, and of course, monthly. So, pwede nyo po yung gamitin. For example, ginagamit nyo po yung monthly or quarterly, tapos bigla po tayo nagkapera, pwede nyo na po kunin yung yearly payment. Or, you can do advanced payment as well po. Marami po kayong option na pwedeng gamitin in paying Kaiser. Regarding naman po sa grace period, so, halimbawa po, nawalan tayo ng trabaho at wala tayong pangbayad sa Kaiser. So, let's say, magdadalawang taon ka na hindi nakabayad. Ang Kaiser po, meron pong grace period na 2 taon. So, ibig sabihin, kapag hindi ka pa po lumagpas ng 2 years na hindi nakabayad, okay lang po yun. Pwede nyo po yung ituloy. At yung pera na binayad nyo or previous payment, nandun pa rin po yun, hindi yun mawawala. Pero kung more than 2 years na hindi nakabayad, mag-forfeit na po yun. Pero matagal po yung 2 years, siguro naman po mababayaran natin yan within that period. At meron din tayong 30 days na palugit bago mag-lapse yung policy ninyo. So kapag na-lapse naman po, meron po tayong fine, which is 500 pesos. So, kung kaya naman po, wag na natin pong paabutin. Kasi sayang din yun, pwede natin ilagay dun sa next payment natin. So, paano po tayo mag-apply? I-click nyo na lang po yung link sa baba ng video na to. Salamat po!